Marami tayong hindi alam, pero marami tayong gustong malaman. Kaya ang tanong, alam mo ba? Alam mo ba na noong panahong 1478 nang itatag ng Catholic monarchy sa pangunguna nila King Ferdinand II ng Aragon at ni Queen Isabella I ng Castile ang tinatawag na Tribunal of the Holy Office of the Inquisition o mas kilala sa tawag na Spanish Inquisition. Kung saan ito ang pumalit sa mga nauna pang mga Inquisition sa panahon ng medieval na pinangungunahan ng mga papa. Pero ano nga ba ang tinatawag na Inquisition o ang Holy Inquisition? Pasintabi sa ating mga taga-subaybay dahil maselan ang ating topic dahil usapang relihiyon ng bagay na ito. Dangan nga lang na bahagi kasi ito ng kasaysayan. Ang Inquisition kasi ay isang makapangyarihang programa ng simbahang Katoliko kung saan dito ay pinaparusahan ang lahat ng mga erehe o yung mga lumalaban sa Katolisismo sa Europa at sa gawing Amerika. Nagsimula ito noong 12th century at nagtuloy-tuloy ito sa paglipas ng daang taon. Kilala ang Holy Inquisition sa karumal-dumal nitong pagpapahirap at pag-torture sa mga Hudyo at mga Muslim. At ang Spanish Inquisition nga ang sinasabing pinakamatinding bahagi sa lahat ng mga nailunsad na mga Inquisition. Ang Spanish Inquisition ay umabot ng halos 200 taon kung saan sinasabing umabot ng halos 32,000 ang naparusahan dito. At etong si Tomas de Torquemada ang sinasabing isa sa pinakamalupit na namuno dito. Itong si Tomas de Torquemada ay ipinanganak sa Valladolid sa Espanya noong 1420. Siya ay pamangkin ng kilalang Dominikanong kardinal na si Juan de Torquemada. 1452 nang itong si Tomas ay naging bahagi ng mga Dominikano at sa paglipas ng panahon sa pamamalagi niya sa monasteryo sa Santa Cruz sa Segovia ay napalapit siya kina Haring Ferdinand II at sa reign ng si Isabella I. Ginawa siyang tagapayo at sa kanya rin nangungumpisal ang mga ito. Para kay Tomas de Torquemada, ang mga conversos o ang mga converted na Hudyo at Muslim sa Katolisismo ay isang banta sa panrelihiyon at panglipunang pamumuhay ng Espanya. Kung iisipin natin ay medyo nahahawig ito sa sitwasyon ng Pilipinas sa panahon ng Kastila kung saan ang mga Pilipino o mga Hudyo ay banta raw sa mga Kastila katulad nga ni Rizal na para sa kanila ay isang erehe. Pero mabalik tayo kay Tomas de Torquemada. Dahil nga siya ay malakas sa hari at sa reyna, nagkaroon siya ng mataas na katungkulan bilang isang Grand Inquisitor noong 1483 sa Castile at sa Leon. Nagkaroon siya ng labis na kapangyarihan na nag-extend pa hanggang sa Aragon, Catalonia, Valencia at sa Mallorca. At sa pagsusulong ni Tomas de Torquemada ng Spanish Inquisition noong 1484 ay inilabas niya ang 28 artikulo para sa mga guidelines ng Holy Inquisition kung saan mas pinalawak niya o pinadami ang mga pwedeng maging paglabag o kasalanan ng isang erehe o ng mga lumalaban sa simbahang Katoliko. Katulad ng mga manggagaway o mga witchcraft related na mga gawain o hindi kaya yung mga sorcerer, mga kasalanang sexual, polygamy, blasphemy at marami pang iba. At kapag napatunayan ginagawa mo ang mga bagay na ito noong unang panahon, ay siguradong totorturin ka at pahihirapan. Ang mga artikulong nasa likod ng malupit na Inquisition na ito ay umiral mula 1484 hanggang 1498. Sinasabing umabot ng mahigit 2,000 ang ipinasunog nitong si Tomas de Torquemada bilang parusa sa mga nagkasala sa simbahan. Matinding impluensya at panunulsol ang ginawa nitong si Torquemada sa Haring si Ferdinand at sa reynang si Isabella para magawa rin ng mga itong magdesisyon
na usigin ang lahat ng mga Hudyo na hindi kikilala at yayakap sa pananampalatayang Katoliko. Kaya naman noong March 31, 1492, halos 40,000 Hudyo ang nag-alisan sa bansang Espanya sa takot ng mga itong sunugin ng buhay. Sa totoo, malakas din kasi ang loob nitong si Tomas de Torquemada na isulong ang napakalupit na Inquisition na pinamumunuan niya dahil may basbas ito ng Papa, si Pope Sixtus de Port. Ang tinatawag na Papal Bull ay ang nagbibigay ng kapangyarihan sa mga inquisitors na gumawa ng karumal-dumal sa mga hindi tatanggap sa kanilang pananampalataya. At kung aatras tayo ng kaonti, nagsimula ang pagpapahirap at pag-uusig sa mga hindi Katoliko sa Europa noon pa man. Noong 1184, si Pope Lucius III ay nagpadala ng mga obispo sa gawing timog ng bansang Pransya para hagilapin ang mga erehe na kung tawagin ay mga Kataris. At ang ganitong pag-trackdown sa mga lumalaban sa mga Katoliko ay nagpatuloy hanggang 14th century. Umabot ito hanggang sa Germany at maging sa hilaga ng bansang Italia. At noong 1231, dito inatasan ni Pope Gregory ang mga Dominicano at ang mga Franciscan para ipagpatuloy ang paghunting sa mga kumakalaban sa simbahan para nga ang mga ito'y maparusahan. Pero ano ba ang mga trabaho ng mga inquisitors na kadalasan ay mga obispo? Unay sa paghahanap nila ng mga erehe ay nagpapalipat-lipat sila ng bayan. At kung dumating na sila sa isang bayan, agad nilang ipapaalam sa mga tao dito ang kanilang presensya. At dito ay bibigyan nila ng tsansa ang sino mang erehe na umamin na sa ginagawa niyang kasalanan para maging magaan lamang ang kanyang parusa, katulad ng paghagupit sa kanya. Siguradong popuwersahin ang sino mang inaakusahan ng pagiging erehe. At kung hindi ka aamin sa kasalanan mo, dito ay sisimulang pahirapan ka na at torturin. Matapos, ikaw ay susunugin na talaga namang hindi ka makakaligtas. At ang masakit dito, hindi magawang maipagtanggol ng mga inaakusahan ang kanilang mga sarili dahil hindi naman ihaharap sa kanila kung sino ba ang nag-aakusa sa kanila. Ayon pa nga sa ilang mga historian, karamihan daw sa mga inakusahan ay mga maling akusasyon lamang. Sa madaling sabi ay nawala na ang iyong karapatan. Walang freedom of religion nung panahong iyon. Dahil kung meron man, bakit ang choice mo lamang ay umamin sa akusasyon sa iyo kahit hindi mo naman talaga ginawa? At matapos ito ay hahagupitin ka ng walang habas. Nakakaloko talaga ang mga inquisitor nung panahong iyon. Sobra sa pang-aabuso at sobra sa kapangyarihan ang mga obispo. At bukod kay Torquemada ay may mga nakilala rin na mga ibang mga inquisitor katulad ni Count Raymond VII. Sinasabing pinasunog nito ang mga erehe kahit pa nang umpisal na ang mga ito ay tinuluyan pa rin. At ito namang si Count Alepones ay nangangamkam naman ng mga lupain na hindi naman niya pag-aari dahil sa kanyang pagpapayaman. At noong 1307, ilang mga inquisitors din ang nadawit sa pag-aresto at pagpapahirap sa 15,000 mga Knights Templar sa bansang Pransya na nagresulta sa pagkamatay ng ilang mga dosena. At ang pinakakilalang biktima ng Inquisition ay itong si Joan of Arc na sinunog noong 1431. At sa panahon nga ni Tomas de Torquemada noong 1481, 20,000 mga konbersos o yung mga dating hindi naman talaga Katoliko pero na-convert bilang Katoliko ay nangumpisal na nga para hindi sila tuluyang mahatulan ng kamatayan. Pero para tuluyan silang mapatawad ay kinakailangan nilang magturo ng iba pa nilang mga kakilalang mga erehe. Siyempre hindi naman sila basta-basta makakapagturo at ang iba naman sa kanila ay wala naman talagang kilala. Kaya naman nagresulta ito ng pagsunog sa daan-daang mga konbersos. Sinasabing hindi naman matansya kung gaano kadami ang nahatulan noong Spanish Inquisition sa panahon ni Tomas de Torquemada.
Pero may mga nagsasabing umabot ito ng mahigit 2,000 katao. Sa huling mga sandali nitong si Tomas de Torquemada, dahil sa may karamdaman na siya at dahil sa sobrang daming reklamo laban sa kanya na malamang ay paninikil ng karapatan, ay pinalitan siya ni Pope Alexander VI ng ibang mga inquisitors para maipagpatuloy ang Inquisition noong 1494. At noong 1498 ay tuluyan na ang namatay itong si Tomas de Torquemada at may mga sabi-sabing ninakaw ang buto niya. Sa totoo, hindi naman nalalayo ang kwento ng Pilipinas sa kwento ng mga lugar na pinahirapan ng Spanish Inquisition dahil sa pananakop ng mga Kastila sa ating bansa. Dahil bukod sa pagsusulong nila ng Katolisismo, ay nuyurakan nila ang ating mga karapatan at kinamkam ang ating mga yaman. Para sa marami pang alam mo ba, see you sa next episode. Bye-bye.